Ang kailangan pang kalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami po mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, record high o pinakamataas na COVID cases sa bansa na mahigit 26,000 na itala ngayong araw. Malala at kritikal na kaso ng COVID-19 sa mga ospital, kapansin-pansin ang pagdami, araw ang bilang ng mga nagkaka-COVID. Posibleng pumalo pa ng 100,000 ayon sa isang research group. Ilang kolehiyo at universidad nag-anunsyo ng academic break. Ibang brand ng paracetamol hindi pa rin available sa ilang butika. Pagbili ng generic na gamot, isinusulong. Online mass para sa pagkunitan ng traslasyon ng Poong Nazareno, umarangkada na palibot ng Capo Church. Bantay sarado ng mga polis. Presyo ng petrolyo, tataas pa. At K-pop superstar na BTS, kinansila ang pagbalik sa Amerika. Kapamilya, panibagong record high ang naitalang bilang ng kaso ng COVID-19 ngayong araw. 26,458 ang bagong kaso. Wala pa rito ang hindi na isumiting datos ng anim na laboratorio. Sumampa na sa 2,936,875 ang kabuuang COVID-19 cases sa bansa. Ang aktibong kaso ay 102,017 na pinakamataas na itala simula October 2021. Kung titingnan sa datos ng DOH, kitang-kita ang bilis ng pagdami ng mga kaso. Mula sa lampas 800 cases noong December 29, ngayon po ay tumuntong sa pinakamataas na bilang sa higit 26,000 sa loob lang ng 10 araw. Samantala, 265 ang dagdag sa mga namatay, ang pinakamaraming bilang mula November 2021. Ang total death ay aabot na sa lampas 52,000. 1,656 ang gumaling para sa kabuuang bilang nito na lampas sa 2,782,000. Sa ikaapat na araw, nakapagtala na naman ng record high na positivity rate na pumalo sa 43.7%. Ang ICU bed occupancy rate sa National Capital Region, 51% mula sa 25% noong isang linggo. Naniniwala ang mga eksperto na may community transmission na ng Omicron variant sa bansa kasunod ng napakabilis na paglobo ng COVID cases. Ayon naman sa Okta Research, hindi imposibleng pumalo ang arawang kaso sa 100,000. Nagpapatrol, Michael Delizo. Itinaas sa Code Red ang National Kidney and Transplant Institute ngayong sumisirit ang mga kaso ng COVID-19. Ibig sabihin, piling urgent at emergency cases na lang ang tatanggapin sa ER. Limitado muna ang pagtanggap sa transplant cases at pinagpaliban ang schedule ng mga general surgery cases. Sa San Lazaro Hospital, napapansin naman ang pagdami ng mga severe at critical na kaso ng COVID-19 kahit pa yung mga bakunado. Makikita namin na mataas-taas na rin ang mga nag-severe critical na may mga bakuna na. But as we mentioned, itong mga patient na to are really the immunocompromised and those vulnerable.
Parehas ang sitwasyon sa Philippine General Hospital kung saan mga bakunado at hindi ang nasa halos 300 pasyente sa ngayon. Puno na ang ICU sa PGH habang 20% na lang ang bakante sa COVID ward. Ikinoconvert na ang mga non-COVID ward sa COVID ward. Yung critical or severe na mga cases, hati din po, no? Unvaccinated and vaccinated. Marami kaming mga vaccinated patients na hindi talaga yung COVID ang nagpalala sa kanila, kundi may iba silang sakit. Yung mga unvaccinated patients natin, yung COVID po ang malala sa kanila. Para naman tugunan ang kakulangan sa empleyado, hindi na ika-quarantine ng PGH ang mga healthcare worker na na-expose sa COVID-19 kung wala namang sintomas. We need healthcare workers to man the healthcare facilities. Given the situation now that marami talagang nagpupunta sa hospital, otherwise we will have a breakdown of our healthcare facilities. Umabot na rin sa 51% ang ICU bed occupancy sa NCR mula sa 25% lang noong nakaraang linggo. Sa huling tala, 250 sa 2,000 COVID frontliners sa PGH ang nagkasakit. Napakalaki pong bilang yon, lalo na sa mga key areas na pipilay po kami. Marami rin po na nagka-quarantine, no? Kailangan i-quarantine dahil na-expose sila. As much as about 40% po ang aming workforce ang affected, either infected or na-expose. Wala pang opisyal na deklarasyon ng DOH, pero nakikita ng mga eksperto na may community transmission o hawahan ng Omicron sa mga komunidad. Sa ngayon ay nakasentro sa Metro Manila ang mga kaso, pero may posibilidad umanong kumalat din ito sa ibang rehiyon kung hindi maghihigpit ng border control. With the number, the enormous number of people being positive with just a short duration of time, and most of them are manifesting with an upper respiratory tract symptoms, then I would say there is already community transmission of Omicron variant. Sa ngayon, nagkakaroon na ng pagtaas ng infection rate sa ibang regions, sa Visayas and sa Mindanao. So concerning, parang baka nakapasok na sa kanila. Even sa northern regions, sa Benguet, nagkakaroon na rin ng pagtaas ng reproduction number at yung mga ibang metrics natin. Hindi pa nakikita ng OCTA ang paghupa ng mga kaso. Record high ang 26,458 COVID cases ngayong araw. Sa susunod na linggo, posible umano ang 30,000 hanggang 40,000 na mga kaso at hindi imposibleng pumalo pa ang bilang sa 100,000. Sabihin natin, umabot yan ng 100,000, which is not impossible. Hindi na natin makikita sa testing yan, sa test RT-PCR testing natin. Kasi yung testing capacity natin sa Metro Manila, mga nasa 50,000 lang. Ibig sabihin, pag humigit na siya dun sa number of tests natin, hindi na natin makikita kung ilan talaga ang meron. Mawawala na tayo, kumbaga, ng visibility ng pandemic. Hindi na natin alam kung ano nangyayari. Hindi natin alam kung anong trends. Hindi natin alam kung anong reproduction number. Wala pang inilalabas na pahayag ang DOH kaugnay nito. Sa sobrang bilis ng hawahan sa ngayon, nakikita ng OCTA na mabilis ding maaabot ang peak o pinakamataas na numero sa surge at saka posibleng humupa sa katapusan ng Pebrero. Ang optimistic is parang sa South Africa. Tatagal siya ng isang buwan. At posible mangyari yan kasi dahil sa sobrang bilis, ang dami na nahawaan. At some point, wala na mahahawaan yung virus. Pero kahit less severe ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19 sa ngayon, iginiit ng mga health expert na hindi dapat makampante dahil maari itong magdulot ng komplikasyon, lalo na sa mga may ibang karamdaman, mga matatanda o masyado pang bata. Michael Delizo, ABS-CBN News. Walang shortage o kakapusan ng paracetamol ayon sa Drugstore Association of the Philippines. Pero limitado pa rin ang supply ng ilang brand nito. Nililimitahan na rin ng isang kilalang drugstore ang bilang na maaaring bilhing paracetamol ng mga customer at isinusulong ang pagbili ng generic na gamot. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Siguro try ko na lang maghingi sa mga kakilala ko ng mga baka meron sila or what. Ang iba pang mga naghahanap ng gamot, wala ring nabili. Ikot na namin, pati umabot na ako sa amin, sa Fairview. Walang mabili.
Kaya nagtaka nga ako bakit ganun ang nangyari. Dapat lahat magkaroon, di ba? Hindi pwedeng hoarder kasi maubusan yung ibang tao may sakit. Ayon sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines at Drugstores Association of the Philippines, hanggang ngayon, limitado pa rin ang supply ng ilang brand ng paracetamol. Nakakaroon nga ng temporary out of stock situation sa mga mangilan-ngilan na mga butika natin at para dun sa mga selected na brand. Based sa survey namin, wala pong shortage ng paracetamol. Meron tayong shortage sa mga specific na brand. Yun lang po yung mga kilala ng mga tao. Pero overall, madami po tayong generic equivalent na makikita sa mga butika. Ayon sa isa sa malalaking drugstore chain sa bansa, tuloy-tuloy na ang delivery ng kilalang brand ng paracetamol. Pero agad na uubos. Kaya nililimitahan na rin ang maaaring bilhin ng mga customer. Kasi ang paracetamol naman, hindi mo naman siya kailang inumin ng buong buwan. Kumbaga parang pag nawala naman yung fever mo, pwede, kailangan mo na i-stop. Ngayon nag-set kami ng limit na 20 tablet per customer. Tumaas din ang demand sa mga gamot sa ubo at lagnat, pati mouthwash. Hindi naman umano mataas ang demand sa vitamins. Ayon kay Dr. Jaco Salem, kapag naubusan ng hinahanap na brand ng gamot, huwag matakot na bumili ng generic. Parehas lang po ang effectivity niyan. Sinisigurado naman ng FDA natin na hindi nila i-approve yung pagbenta ng mga gamot kung hindi yan dumaan sa masusing testing. Ang generic, yung walang brand, is equally as effective as yung mga branded. Nagbabala rin sila laban sa mga kumakalat na peking gamot sa merkado at nagpaalala na bumili lang base sa pangangailangan. Then huwag kayong magpanik kasi wala talagang shortage ng paracetamol or any flu na gamot. Pumunta sa mga registered drugstores malapit sa inyo, kausapin yung mga pharmacist, magtanong ng mga alternative na generic equivalent po para meron tayong maibigay sa ating pamilya. Huwag tayong magpanik. Tiniyak din ng Drugstore Association of the Philippines na sapat ang supply ng iba pang essential items ngayong pandemya tulad ng alcohol, face mask at face shields. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Naghigpit ang Ormoc City sa pagpapatupad ng health protocols dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Eastern Visayas at sa banta na rin ng Omicron variant. Naglabas ng executive order si Mayor Richard Gomez para muling higpitan ang COVID-19 response sa lungsod. Kailangan ng magpakita ng vaccination card bukod sa QR code at valid ID bago payaga makapasok sa mga establishmento gaya ng malls. Bago naman makapasok sa pier at airport ng lungsod, kailangan din magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test bukod sa Ormoc QR code at vaccination card. Higit 200 active cases naman ng COVID-19 ang naitala sa Cebu City. Nadagdagan kasi ng 64 ang mga kaso. 11 sa mga ito ay galing sa bakasyon sa Metro Manila, habang ang iba naman ay galing sa iba pang rehiyon. Nakaranas din ng pagdami ng kaso ang Batangas. Ayon kay Vice Governor Mark Leviste, nagtala ang lugar ng 600 bagong kaso. Pero karamihan sa mga nagpositibo ay mga asymptomatic. Meron kaming mahigit 600 na bagong kaso sa probinsya ng Batangas. Samantala, nung bago magpasko, around 57 lang po ang bagong kaso. Halos 40% na po ang positivity rate. So that means halos 4 sa kada 10 tao ay maaaring mahawa na. But the good news is, ayon na rin po sa Department of Health, mga 96% ang asymptomatic or mild cases. We are on alert at bukas naman po ang ating One Hospital Command Center. Sa labas po naman ng bansa, naitala ang pinakamataas na bilang ng COVID patients sa New Jersey, USA sa nakalipas na 1 linggo. Tinawag ni New Jersey Governor Phil Murphy na Omicron tsunami ang kanilang nararanasan dahil sa bilis ng pagdami ng COVID cases doon. Sa loob lang na 1 linggo, pumalo sa 76% ang tinaas ng bilang ng mga pasyente sa mga ospital, habang sa nakalipas na 6 na araw, pumapalo na
sa mahigit 20,000 ang naitatalang bagong kaso kada araw. Pinakamataas ito mula pa noong Mayo 2020. Sa kabila nito, mananatiling bukas ang mga paaralan doon pero mahigpit na iniutos ang pagsusuot ng face mask. Sa buong Amerika, record high din ang naitalang bilang ng nagkaka-COVID-19 dahil sa Omicron variant. Pumapalo sa halos 600,000 ang average na bilang ng bagong kaso na naitatala kada araw, habang nasa 123,000 naman ang bilang ng mga nauospital na malapit na ring maabot ang record na 132,000 kada araw. At 3 ng Enero nang maitala ang record high na higit 1,000,000 COVID cases sa loob lang ng isang araw. Muli namang umapila ang World Health Organization na mabigyan ng patas na bakuna kontra COVID-19 ang lahat ng bansa. Sa harap po ito ng pagdami ng COVID cases dahil pa rin sa Omicron. Ayon sa WHO, bagamat tila less severe o hindi ganun kabagsik ang Omicron kumpara sa Delta variant, hindi pa rin umano ito dapat tratuhin na mahinang klase lamang. Dagdag pa ng WHO, ang pagbabakuna ang susi pa rin para labanan ng pandemya at mabawasan ang mga nauospital. Bantay sarado po ngayon ng mga pulis ang palibot ng Capo Church para matiyak na walang debotong pupuslit papasok sa simbahan ngayong ginugunita ang kapistahan ng Pung Nazareno. Kansilado muna ang tradisyonal na prosesyon para sa biyesta ng Santo Niño de Cebu. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Bisperas ngayon ng taunang paggunita sa traslasyon ng Pung Nazareno. Pero tahimik at walang bakas ng nakasanayang pagpapakita ng debosyon ang Plaza Miranda sa Maynila na dating dinadagsa ng 10,000 deboto ng Puon. Bantay sarado ng mga pulis ang palibot ng Quiapo Church. May checkpoints din pati sa mga daanan at eskinita patungong simbahan para hindi umano makalusot ang mga deboto na magtatangkang pumasok sa mga saradong kalye tulad ng Rizal Avenue, Carriedo, Fugoso Street, southbound lane ng Quezon Boulevard patungong Quezon Bridge. May plastic barriers na rin ang Hidalgo at Villalobos Streets. Tuloy naman ang misa na naka-livestream. Sa sermon kanina ni Reverend Father Daniel Volter Hui, ipinaalala niya sa mga deboto na hindi nasusukat ang lalim ng debosyon sa pagpunta ng simbahan at paghalik sa imahen ng Puon. Hindi rin po ito magagawa ng papasan-pasan o pagsama sa mga prosesyon. At lalong hindi rin po dahil sa pagluhod o kaya paglakad ng paluhod. Hindi din ito nakukuha sa pagpunas-punas sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Hindi ko po sinasabi na hindi ito mahalaga. Hindi ko po sinasabing huwag niyong gawin ito. Ang sinasabi ko lang, parte lamang po ito. Pero hindi ito ang kabuuan para mapalapit at makilala natin si Jesus. Dahil ang pagiging malapit sa Nazareno ay naipapakita kung inaalam at sinusunod natin ang kanyang mga pangaral upang tayo ay makaiwas sa kasalanan. Nilinaw din ni Father Wee na wala man ang mga nakasanayang tradisyon, may mas magandang paraan para magbigay pugay sa Puon. Ang tunay na deboto, kilala ang Poong Jesus Nazareno at kayang ipakilala ang Nazareno sa buong mundo. Ito po ang tunay na pagdiriwang ng kapistahan, ang maipakilala si Jesus at ang ating debosyon sa lahat ng tao. Bukod sa traslasyon, ipinagdiriwang din tuwing Enero ang pista ng Batang Jesus o si Santo Niño. Sa Cubao, Quezon City, tampok sa exhibit ang humigit-kumulang 50 imahe ng Santo Niño. Sentro ng koleksyon ang mga replika ng Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Tondo at Santo Niño de Arevalo. Layunin ng exhibit na ipaalala na ang Batang Jesus ay simbolo ng pag-asa ng mga kababayan natin sa gitna ng pandemya.
Sa Cebu naman, imbes na ang tradisyonal na foot procession tuwing kapistahan ng Santo Niño de Cebu, magkakaroon ng motorcade. Kanina nagsagawa ng dry run ang mga pari ng Basilica Minore del Santo Niño bilang paghahanda sa Grand Mobile Procession ng imahe ng Santo Niño de Cebu sa January 15. Inalerto na ang mahigit 300 pulis kasama ang 400 volunteers na tutulong para masunod ang physical distancing. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Mga painting na gawa sa lupa at putik, yan ang mga obrang ibinida ng mga preso ng Libmanan District Jail sa Camarines Sur. Si Jail Officer 2 Mac Allison Calieja, na isa ring artist, ang nagturo sa higit 20 preso ng kakaibang soil o mud paintings. Sabi niya, malaking bagay ang ganitong aktibidad para mapahusay pa ang kanilang talento at maging produktibo. Isang paraan din ito para malibang sila, lalo't ipinagbabawal pa rin ang pagtanggap ng dalaw dahil sa pandemya. Kultura at kalikasan ang tema ng paintings na itinaon ngayong ginugunita ang Zero Waste Month ngayong Enero. Planong itampok sa exhibit ang mud paintings ng mga inmate. Susunod, bahagi ng mall sa Muntinlupa na sunog. At ilang eskwelahan kinansela ang klase dahil sa COVID surge. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Nasunog ang bahagi ng Star Mall sa Alabang, Muntinlupa. Sa paunang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa lower ground floor ng mall kanina mag-alas 4 Sabado ng madaling araw. Hanggang ngayon, hindi pa tuluyang naaapula ang apoy. 5 ang iniulat na sugatan. Tinatayang aabot sa 100 milyong piso ang halaga ng iniwang pinsala. Iniimbestigahan pa ng BFP ang mitsa ng sunog. May mga kolehiyo po at universidad sa Metro Manila ang nag-anunsyo ng academic break o pansamantalang pagtigil ng klase. Ito'y dahil marami sa kanilang estudyante at faculty staff ang tinamaan ng COVID-19. Nagpapatrol, Johnson Manaba. Sunod-sunod din ang deklarasyon ng iba't ibang mga paaralan para sa academic break o pansamantalang pagsuspinde sa kanilang mga klase bilang bahagi ng kanilang precautionary measures, lalo't subi pa ang COVID cases. Karamihan sa kanila ay idinaan sa kanilang social media page ang anunsyo. Ilan sa mga nauna nang nag-anunsyo ay ang pamunuan ng De La Salle University. Simula January 10 hanggang January 15, 2022, kanselado ang kanilang klase at trabaho ng mga empleyado nito kasama na ang mga naka-work from home setup. Ayon sa DLSU, nagsagawa sila ng health survey sa kanilang community members at lumalabas na halos 60% ng kanilang mga miyembro ay may mga sakit. Muling magsasagawa ang DLSU ng isa pang health survey sa January 13 at dito muling pag-aaralan kung maaari nang ipagpatuloy ang klase. Suspendido rin sa lahat ng level ang synchronous at asynchronous na klase sa Polytechnic University of the Philippines, kasama na dito ang pasok sa Graduate School at College of Law sa main campus nito sa Santa Mesa, Maynila, at sa lahat ng sangay at satellite campuses nito simula sa January 10 hanggang January 16, 2022. Inabisuhan naman ng mga faculty members nito na iurong na rin ang mga deadline para sa submission ng lahat ng academic requirements ng kanilang mga estudyante. Ang Chiang Kai-shek College nag-anunsyo na rin na suspendido ang klase nito mula K-12, regular at international baccalaureate simula Lunes, January 10 hanggang January 15, 2022. Suspended din ang mga nakaschedule na pagsusulit sa January 17 hanggang 21. Samantala, ang Miriam College meron ding academic break sa loob ng 5 araw mula January 10 hanggang January 15, 2022. Bunsod pa rin ito ng pagkakasakit ng ilan sa kanilang mga empleyado. Ipinagpaliban na rin muna ng pamunuan ng University of the East ang limited face-to-face classes nito. Umapila naman ang iba pang mga student council gaya sa College of Arts and Science sa San Beda na palawigin pa ang kanilang academic break. Ayon sa pamunuan ng San Beda College, naghahanap sila ng ibang alternatibo para sa posibleng extension ng hirit na academic break ng mga estudyante. Ang Mapua University
Nagsagawa na rin ng survey nitong Biyernes para kamustahin ang kalusugan ng kanilang mga estudyante at faculty members. Sa post sa Facebook page ng universidad, sinabi nito na marami din sa kanilang mga estudyante at guro ang tinamaan ng virus. Ang University of the Philippines nag-extend naman ng deadline para sa submission ng grades ng kanilang mga estudyante sa January 28 mula sa original na deadline na January 25, 2022. Sa abiso ng Office of the Chancellor na pirmado ni Chancellor Fidel Nemenzo, sinabi nito na dahil sa pagtaas ng COVID cases, maraming pamilya, mga estudyante nito at guro ang kinakailangan ng medical attention. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Nagpositibo sa COVID-19 si CHED Chairman Popoy De Vera. Natanggap niya ang resulta ng test noong Webes, January 6. Sa kanyang Facebook page, sinabi niyang nakararamdam siya ng mild symptoms. Naabisuhan na ang lahat na nagkaroon ng contact sa kanya na mag-self-quarantine at mag-monitor kung may mararamdamang sintomas. Nakatanggap na ng booster shot si De Vera noong January 3 at pinapayuhan niya ang publiko na magpabakuna para magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19 at maiwasang ma-ospital o magkaroon ng severe illness dulot ng virus. Kapit na mga motorista, ito na po ang busina sa petrolyo. Bad news na naman mga motorista. Sa ikalawang sunod na linggo, may oil price hike na naman next week. Maglalaro sa 75 centavos hanggang 90 centavos kada litro ang dadagdag sa gasolina. 95 centavos hanggang 1.5 ang itataas sa presyo ng diesel at 80 hanggang 90 centavos kada litro naman sa kerosene. Paliwanag ng mga taga-industriya, tumaas ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagsipa ng demand at patuloy din ang paghina ng piso kontra dolyar. Noong Martes, tumaas din ng mahigit 2 pesos kada litro ang diesel at halos 2 pesos din sa gasolina at kerosene. Susunod, mga nakararanas ng sintomas ng COVID-19, pinapayuhan ng mga doktor na agad mag-isolate kahit hindi pa kumpirmado. At mga tumatakbo sa halalan, tutok sa mga programa kontra COVID-19. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Naghigpit na po sa mga boundary sa Metro Manila at kalapit na lugar bunsod ng kautusan na huwag payagang lumabas ang hindi bakunado. Pero giit ng Department of Interior and Local Government, magkakaroon lang ng aresto kung magmamatigas ang hindi bakunado at hindi susunod sa barangay officials. Nagpulong naman ang Metro Mayor's kaugnay sa alert level sa NCR. Papatrol, Weng Hidalgo. Naglalakad, nakamotorsiklo o nakasakay sa pampubliko o pribadong sasakyan, lahat hinahanapan ng ID at vaccination card sa checkpoint sa boundary ng Caloocan City at San Jose del Monte, Bulacan. Ang walang vax card, hindi pinalulusot. Ang rider na ito, hindi pa bakunado, pero pinalusot lang siya sa checkpoint dahil pauwi na siya ng Bulacan. Sabi niya, sa Lunes pa raw ang schedule niyang magpabakuna. May ano po kasi nararamdaman nila sa katawan, madam, allergies, kaya hindi pa muna ako nagpa-vaccine. Pero willing naman po ako. Ang paghihigpit na ito ay bunsod ng utos ni Pangulong Duterte na huwag payagang lumabas ang mga hindi pa bakunado. Ayon sa DILG, ang hindi bakunado ay huhulihin lang kung hindi susunod sa barangay officials kapag pinigilan siyang lumabas ng bahay. Hindi sila pinapalabas because of health concerns, no? Tayo ay nasa National Public Health Emergency at nasa pandemya. So may basihan po. And again, inuulit ko, hinuhuli sila hindi dahil sila ay hindi bakunado, dahil sila po ay sumusuway sa isang legal na kautusan ng ating gobyerno. Marami naman ang pabor dito dahil para naman daw ito sa proteksyon nila. Mas maganda po yun para hindi na po kumalat yung olibaw, katulad sa kanila. Madali silang tamahan. Tama po. Para po yun nga po kasi baka sila yung mas prone din po kasi nga hindi ba po sila vaccinated po. Ayon naman kay MMDA Chairman Benher Abalos, nagpulong na ang Metro Mayors kagabi at sinasapinal na ang kanilang rekomendasyon ng susunod na alert level.
marami kang barometer dito, Dr. Love. Number one, bakunado ba ang buong NCR? Marami ba may booster? Ang tao ba ngayon, umikot tayo, ganun pa rin ba katao ang mobility? Tinitingnan po natin yun, yung hospital care utilization. First, ano ba ang metrics? Ibig sabihin ang metrics, ano ba ang basihan natin talaga na alert level 4? Baka po pwede, imbis na 2 linggo, baka pwede ang recommendation is only good for 1 week. Katutok naman po tayo rito. Suportado naman ng health experts ang pagtataas ng alert level para makontrol ang pagkalat ng sakit, lalo't marami na namang health workers ang tinatamaan ng COVID. I think alam naman natin na ang escalation to a higher alert level will always be dictated by the number of cases. So, I mean, with the hospital facilities now, shortage of healthcare workers and most of those patients with high transmissibility sa community, then I would think, in my opinion, we need a higher level than what we have now. Pero ngayon pa lang, umaaray na ang ilang negosyante sakaling ipatupad ang alert level 4. Sa isang linggo po, halos nakumukuha sila sa 3 beses. Kaya po, kung magla-lockdown, ma'am, medyo mabigat po para sa amin kasi dito lang po talaga umaasa ang pamilya namin. Mahihirapan po, lalo po kami, may mga patahi po kami, may binubuhay din po kaming mga mananahi na sa amin po umaasa. Kung naghihigpit na sa Luzon, ganun din sa ibang lugar sa Pilipinas. Gaya sa Capiz, simula sa Lunes, January 10, ay kailangang magpakita ng negative RT-PCR test result ang mga biyaherong pupunta sa lalawigan. Ipatutupad din ang no vaccination card, no entry sa lahat ng mga pampubliko at pribadong establishmento sa buong probinsya. Sa Davao Region naman, no vaccination card, no entry policy din ang nakatakdang ipatupad dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases. Ang lahat ng hakbang na ito ay tugon ng bawat LGU at ahensya para mapigilan uli ang pagkalat ng sakit gaya ng naabot na ng bansa bago mag-holiday season. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Kailangan mag-isolate na agad ang mga may sintomas kahit hindi pa ito kumpirmadong COVID-19 para hindi mahawa ang mga kasama sa bahay. Ito ang maring payo ng mga doktor. Pero ano nga ba ang mga mainam gawin kung sa bahay lang nagpapagaling sa sakit? Nagpapatrol, Michael Delizo. Mabilis na puno ang isolation facility sa Bacoor City. Ngayong higit 600 na ang mga aktibong kaso ng COVID-19. Ganito rin ang nakikitang sitwasyon ng DOH sa ilang lugar. Sa mga ospital naman, tanging mga seryosong kondisyon lang ang tinatanggap. In the government hospital where I am affiliated, the daily cases are rising and our policy is only to admit those with severe and critical. Makikita namin na mataas-taas na rin ang mga nag-severe critical na may mga bakuna na. No? But as we mentioned, itong mga patient na to are really the immunocompromised and those vulnerable. Ayon sa DOH, dahil mahirap masabi kung ordinaryong sipon o COVID na ang dahilan ng pagkakasakit, kailangan na agad nang isaalang-alang ang kapakanan ng mga kasama sa bahay o mga kasalamuha. You cannot differentiate if it is just a flu or if it's an Omicron or a Delta. Kaya siguro ang advice natin, as long as you have any of these symptoms, talagang mag-ingat. Mabilis kumalat ang sakit. Kadalasan 2 araw lang ay mapapansin nang may sakit na rin ang kasama sa bahay. So to be able to prevent that, the first sign that you feel something, bumukod ka na kaagad. No? The term is actually to isolate. At the very least, mag-mask ka na. Huwag ka na masyadong humarap sa mga kasama mo sa bahay. Huwag na kayo magzalo-salo. Sa mga nagpapagaling sa bahay, unang payo ng mga doktor ay uminom ng maraming tubig para guminhawa ang pakiramdam. Kung masakit ang lalamunan, makatutulong din ang pag-inom ng salabat. Sa mga pasyente na nagkakaroon ng sintomas ngayon ng COVID, uminom ng maraming tubig. Pwede naman ng mga bata, punasan muna ng gamitin natin, wag yelo. Kasi umalamig na tubig, ang gamitin natin tap water, using po yung towel, babasain yun. Punas po natin ng basa, yung dampi-dampi, kung tawagin natin sa Batangas, ay pupunasan ng dadampian naman natin to yung towel. Mas nakaka-relieve po yun, immediate po yun, nakaka-relieve ng lagnat. Maari ding uminom ng paracetamol pero kailangan sundin ang tamang dosage nito. Ang paracetamol, oo, no? Kasi yan naman ay over-the-counter drug. So, pwede ninyong inumin yan except
katulad din ng sinabi ni Dr. Benny, no, hindi pa pwedeng sumobra ka sa pag-inom. Yung Norgesic, medyo mas matatagpang pa yun kesa sa paracetamol, no? So I would suggest na yung Norgesic na lang kung yan ang ano ninyo. Huwag tayong magbigay ng paracetamol kung walang lagnat kasi mami-miss out natin yung lagnat. May babala rin ang mga doktor sa paggamit ng ibuprofen at dahon ng lagundi. Yung ibuprofen, okay. Ano ha, hindi siya usual na tinetake for fever. Kung fever lang, talagang paracetamol, Alvin, no? So, opo. Ang ibuprofen, nakakasira din yan ng ating kidneys, no? Kasi yung lagundi leaf by itself, hindi mo alam kung ano yung dose, no? So, medyo mahirap yon. Pwede tayo mag-overdose yan pag nagkamali tayo sa mga bata. Pero hindi rin anila dapat baliwalain ang mga mild na sintomas at maaring sumangguni sa DOH o LGU para sa libreng konsultasyon at test. Pinaka-importante pa rin na iwasan ang pagkakasakit sa pamamagitan ng maayos na pagsusuot ng face mask, paghuhugas o pag-alcohol ng kamay at huwag munang lumabas kung hindi essential ang lakad. Michael Delizo, ABS-CBN News. Kumpirmado na pong magkakaroon ng bust ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, sa Paris, France. Ito'y matapos ang higit isang dekadang pagsulong para may sa katuparan ng makasaysayang proyekto. Ipapatrol, Bong Agustinez. Noong nakaraang Disyembre at 30 sa paggunita ng 125th anibersaryo ng pagkamatay ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kinumpirma ng imbahada na matutupad na ang planong pagtatayo ng bus ni Dr. Jose Rizal sa Paris. May regalo ngayon ang gobyerno ng Pransya sa gobyerno ng Pilipinas para sa next year, 75th anniversary ng diplomatic relations. Meron kaming plano na magkaroon ng installation ng bus ni Jose Rizal sa Place Jose Rizal sa 9th arrondissement ng Paris. Kasabay ng 161 kaarawan ni Rizal sa June 19, 2022, isasagawa ang paglalagay ng bus sa Place Jose Rizal. After our last discussions with the Mayor de Paris, we're very positive about that project. Si Gerald D'Artigue, isang French artist, ang nag-ukit ng imahe ni Rizal na ilalagay sa Place Jose Rizal. Matatanda ang isinulong ang proyekto ni dating Ambassador Rora Tolentino noong pang 2010. Pasado sana, pero nagkaroon ng technical problem dahil masyadong mabigat ang materyales at maaring maapektuhan ang linya ng train sa ilalim ng plaza. Para sa Filipino community sa Paris at membro ng Knights of Rizal, Las Damas ni Rizal International, nakagandang regalo ito ng Pransya sa mga Pinoy. On behalf of the Knights of Rizal, I want to thank you so much for sparing us your time. Thank you. And thank you for working so hard for this project. Taong 1883, nang unang makatungtong sa Paris si Rizal bago tumulak sa Madrid. 1885-1886, nagsanay siya dito sa ilalim ng ophthalmic surgeon na si Dr. Louis de Vicker. At 1891, tinapos niya sa Biarritz, France ang nobelang El Pelibusterismo. Kaya ang bus na itatayo dito kung saan binigyan siya ng pugay sa mahalagang araw ng kanyang buhay. At magiging permanenteng simbolo ng relasyon ng Pilipinas at Pransya. Bong Agustinez, Paris, France. Susunod, malakas na lindol sa China, baha sa Amerika at pagsabog pa ng bulkan sa Ecuador. At pagbabalik Amerika ng BTS, kinansila. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
Nakatutok sa programa kontra COVID-19 ang ilang kandidato sa halalan 2022. Sa Maynila, tiniyak ni Mayor Isko Moreno na may sapat na supply ng bakuna ang lungsod. Umapila rin ang alkalde sa mga kwalipikado na magpabakuna na magpaturok at magpa-booster shot na. Tuloy pa rin ang telemedicine program at bayanihan i-konsulta ni Vice President Lenny Robredo para sa mga may sakit at kailangan ng atensyong medikal. Sa isang panayam sa radyo, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na mahirap magsalita ng tapos sa usapin kung marapat bang pagbawalang lumabas ng bahay ang mga hindi pa bakunado at ipaaresto dahil sa usaping legal at karapatang pantao. Hindi pa ba sapat yun? Eh, libre na nga. Bakit yung iba, hindi ko maintindihan, bakit ayaw pa magpapakuna? Eh, hindi lang naman sarili nila at saka yung mga mahal nila sa buhay ang kanilang pinoprotektahan, kung hindi pati yung mga ibang tao. Pinabulaan po ng palasyo na magpapatupad ng total lockdown. Ayon kay Acting Spokesperson Carlo Nograles, napakinggan nila ang kumakalat na audio clip sa social media kaugnay sa lalaking nagbabala sa umano'y lockdown. Giit ni Nograles, hindi totoo at walang basehan ang audio clip. Sapat din ang supply ng mga pagkain tulad ng bigas sa bansa. Kaya hindi kailangan magpanik. Apila ni Nograles sa publiko, huwag maniwala sa mga malisyosong ulat at huwag na itong i-repost at ipakalat pa. Ito'y para hindi na magdulot ng pangamba at alalahanin ang fake news sa gitna ng COVID pandemic. Laya na po ang tinaguriang longest held political prisoner sa bansa, makalipas ang 32 taong pagkabilanggo. Kinumpirma ito ng human rights group na Kapatid. 1989 ang arestuin sa Davao si Juanito Itaas, kaugnay ng pagkakapatay sa Amerikanong Colonel James Rowe na nooy hepe ng Army Division of the Joint RP-US Military Advisory Group o JUSMAG. Hanggang ngayon ay ginigit ni Itaas na siya ay inosente sa krimen at sinabing tinorture siya para lang aminin na sangkot siya sa krimen. 1992, nakadakdasan ng palayain si Itaas pero naudlot matapos magprotesta ang gobyerno ng Amerika. Ayon kay Itaas, hindi siya makapaniwala na makakalaya na siya pero may pangamba pa rin umano siyang nararamdaman. 57 taong gulang na ngayon si Itaas. Balita po naman sa labas ng bansa, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Qinghai province ng China kaninang madaling araw. Sunod-sunod din ang malakas na aftershocks na naitala. Sa kasalukuyan ay wala namang naitalang sawi o nasirang gusali sa malakas na pagyanig. Binaha ang northwestern part ng Amerika dahil sa malakas na ulan. Maraming kalsada ang hindi madaanan at daan-daang bahay din ang lubog sa baha. Isa sa pinakamatinding naapektuhan ng Washington State. Sumabog ang Wolf Volcano sa Galapagos Island sa Ecuador. Bagamat malayo ito sa populated area, pinangangambahang maapektuhan ng wildlife population doon. Partikular na ang natitirang populasyon ng pink iguana. Pero ayon sa National Park Director ng Galapagos, wala pa naman dapat ipangamba dahil sa ibang bahagi ng bulkan dumaloy ang lava. Kanan ang tulong na dumarating para sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Odette mula sa ating mga kababayan sa ibang bansa kay Andy Eigenman at Kapamilya Stars na magsasanib puwersa para sa isang benefit concert. Nagpapatrol, MJ Felipe. Hulog ng langit ang shelter facility na ito sa San Jose, California para kay Anarita. Ito ang kumupkop kay Anarita at sa kanyang pamilya noong bagong salta siya sa Amerika. Bagong panganak at homeless o walang matirahan. Ngayon siya na ang tumutulong at nagpapaabot ng tulong. Hindi lang sa shelter facility kundi pati sa mga kababayan niya sa Bacolod City. Nakapag-fundraising na rin si Anarita para sa mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Odette. Dahil doon ako nagsimula. Na alam mo yung wala kang matirahan, wala kang mapuntahan. Kasi the true happiness when you're helping other people, being chocolate and conditional love.
Samantala, nagpasalamat si Andy Eigenman sa lahat ng mga taong nagbigay ng tulong para sa mga kababayan niya sa isla ng Siargao na tinamaan ng bagyong Odette. Ayon kay Andy, ipaaabot din niya ang tulong sa iba pang Siarganon sa kikitain ng mga in-upload niyang videos itong Disyembre sa kanyang YouTube channel. Simula bukas, January 9, sisimulan ni Regine Velasquez Alcacid ang By Request a Benefit Concert. Gabi-gabi, iba-ibang performers ang magiging tampok sa 2-hour online benefit concert para makakalat ng donasyon at tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. January 9, si Regine Velasquez ang featured performer. January 10, si Kyle Echari at January 11 naman si Ogie Alcacid. Mapapanood ang By Request simula January 9 hanggang January 18, alas 8 ng gabi hanggang alas 10 sa FYE channel sa Kumu, ABS-CBN Entertainment Facebook at YouTube channel at sa I1TFC. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kinansila ng K-pop group na BTS ang kanilang biyahe pabalik ng Amerika. Ito'y matapos kumpirmahin ng Recording Academy o Grammy Awards na hindi na muna nila itutuloy ang taunang awards night. Samantala, nagatid naman ng saya ang Thai actors na sina Om at Nanon sa tagumpay ng kanilang series na tinangkilik ng Pinoy fans. Nagpapatrol, MJ Felipe. Hi. Nakipagkwentuhan at nagpasalamat sa Pinoy fans ang Thai actors na si Om Pawat at Nanon Korapat. Sila ang mga bida sa Thai series na Bad Buddy na isa sa top-watched program sa I1TFC. Nakabisita na sa Pinas sina Om at Nanon at hindi nila makalimutan ang fans pati na ang pagsuot ni Om ng barong Tagalog. Kamusta ka? Mahal kita. Mabuhay! Mahal ko kayo, Philippines. Baby, kissing ka na. When are you coming back here? I hope to Philippines soon. I hope in this situation is better than now. Yes. Soon as we can. So I want to meet everyone in fan meet in Manila. Sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 infections sa Amerika, kinansela ng K-pop group na BTS ang kanilang pagbabalik ng US. Ito'y kasunod ng kumpirmasyon na kanselado na rin ang taunang Grammy Awards sa Los Angeles, kung saan plano ng grupo na dumalo. Minabuti ng Recording Academy na huwag ituloy ang live event dahil sa pagsirit ng kaso ng COVID. Nominado ang BTS sa Best Pop Duo Group Performance para sa kantang Butter. Wala pang petsa kung kailan itutuloy ang Grammy Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News. Ayan, ituloy ang BTS. May paborito ka bang kanta ng BTS? Ito yung mga bago lang, yung mga Butter, Dynamite. Wow. Yan. Ako yung ipagpatawad mo. Iba yun eh. VST yata yun. Iba pala yun. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kapamilya, nandito po kami para sa inyo. Mapapanood nyo na ang TV Patrol live at on demand saan man sa mundo, sa social media, sa cable, pati na sa I1TFC. Kami po ang inyong Patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.